Hello Class Nation! Welcome back to my channel! Welcome back to reaction video na naman para sa The Clash 2023. And eto na, hindi ko alam kung saan kahuhugot ng reaction doon. But now, ayan, last time kasi na performance, napagpalit ko si ano, si Isaac at saka si Jerome. So ayan, and syempre, hindi mawawala ang ano dyan, pasasalamat ko po sa Clash 2023 contestant na thank you for dropping by on my reaction video. Maraming salamat once again kay Liana, kay Jerome, at kay, oh my gosh, kay Isaac. Oo, yun. Hi Isaac, thank you so much for dropping by on my reaction video. Wait, ang kalaban dito ni Rex ay si Arabel? No way. Oh my gosh. Hindi ko alam kung bakit siya nag-all out dito dahil ba kay Arabel. Oo, yun lang naman napansin natin doon. Super all out siya dito. Ibinigay niya na ng todo-todo. Emotion, singing technique niya rito. Lahat na inilabas niya ng bonggam-bongga. Wala na siyang itinira. Pati pamatot pananggulo, ibinigay niya na. Ang hirap pag ganyang katapat mo, ka-powerful, ka-astig, kabuhis-buhay performance. Oh my God. So, tignan natin mamaya kung sino malalagay doon sa safe at danger. Throughout the performance niya, nag-enjoy siya. Song choice, winner, nailabas niya yung boses niya doon. Kaano niya rito, katapat niya dito ay si Mariel. Oh my gosh! No way! Hello Class Nation! Welcome back to my channel! Welcome back to reaction video na naman para sa The Clash 2023. And eto na, pasabog ng pasabog ang episode ng The Clash 2023. And ayan, last time doon tayo sa tatlong pares na 3-on-3 na sumabog ng bonggam-bongga ang performance na hindi ko alam kung saan kahuhugot ng reaction doon. But now, dito tayo sa episode 13, talagang braces na naman. So, The Clash 2023 performance naman ni Rex Baculfo ang bibigyan natin ng reaction video. Pero bago tayo magdire-diretso sa full performance ng The Clash 2023, Class Nation, kung bago pala kayo sa aking YouTube channel, please consider to subscribe and hit the notification bell and don't forget to comment on this reaction video. But bago tayo magdire-diretso sa reaction video na yan, gusto ko lang mag-sorry at magpasalamat. Oo, eto yon. Ayan, last time kasi na performance, napagpalit ko si ano, si Isaac at saka si Jerome. So ayan, and syempre, hindi mawawala ang ano dyan, pasasalamat ko po sa Clash 2023 contestant na thank you for dropping by on my reaction video. Maraming salamat once again kay Liana, kay Jerome, at kay, oh my gosh, kay Isaac. Oo, yun. Hi Isaac, thank you so much for dropping by on my reaction video. So yun, kay Liana, kay Jerome, and kay Isaac, thank you so much for dropping by on my reaction video. At nakakatawat na, notice nyo na naman ako. So eto na, The Clash 2023 Rex Baculfo performance. So, tignan natin to kung paano sila magsasalpukan dito. So, without further ado, let's jump in. Handa na magpakita ng eto na yun. Ito ang The Clash 2023 simpatikong bokalisa. Ito ang round 5, isa laban sa lahat. Diyos ko, isa laban sa lahat. Wait, ang kalaban dito ni Rex ay si Arabel? No way. No way! Yeah! Oh my gosh.
isa yan sa ano, sa maayos, magaling, the best. Oh my gosh, Rex, good luck. Tignan natin to. Begin. Uy, nakakakaba. Laban ko, mas kaya ko. Siguro si Mark po. Mas kaya ko siyang labanan. Sa tingin ko, meron akong edge. Sa ayaw kong makaharap, siguro si Mariel, kung i-compare pa lalo sa lalaki, ba yung taas ng range niya, kung siya yung makakalaban ko, masa-challenge ako. Ako, si Rex Baculfo, ang simpatikong vocalista. Okay, tignan natin to. Nangi-elmo na siya, umpisa pa lang. Song choice, powerful, bagay sa kanya. Wow. This is a man's world, but it would be nothing, nothing without a woman or a girl, without a woman or a girl, without a woman or a girl. Oh, this is a man's world, but it would be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. Oh, yung reaction natin dito kay Rex Baculfo, okay. Ito yung throughout the competition, tong episode 13 nito ni Rex, ito yung best performance niya ever sa akin kasi in-all out niya to. Hindi ko alam kung bakit siya nag-all out dito dahil ba kay Aral. Oo, yun lang naman napansin natin doon. Super all out siya dito. Ibinigay niya ng todo-todo. Emotion, singing technique niya rito. Lahat na inilabas niya ng bonggam-bongga, wala na siyang itinira, pati pamatot pananggulo, ibinigay niya na. Salute sa'yo, Rex. Oh my gosh. So, tignan natin dito yung kay Arabel, kung anong ginawa ni Arabel dito. Nakakaloka at si Arabel na nakatapat niya. Ito naman, si Arabel de la Cruz performance, rendition ng Ama Ko Bagera. Oh my God. Ama Ko Bagera, kinan ito ng Queendom, ang bongga ng rendition na rito ng version at nakakaaliw. Kabog na kabog. So, tignan natin kung paano kakantahin to ni Arabel. So, let's go sa go. Patay tayo dyan! Patay tayo dyan! Nakakatakot dito kay Rex kasi si Arabel. Ang hirap kay Rex at kay Arabel. Oh my gulay kayo. Sabog. Kaloka.
Ang hirap nito para kay Rex. Oh my gosh. Okay, yung performance dito ni Arabelle na ama kabogera, ang hirap pag ganyang katapat mo, ka-powerful, ka-astig, ka-kabuhis-buhay performance. Oh my gosh. So tignan natin mamaya kung sino malalagay doon sa safe at danger. So next performance naman tayo ng ibang contestant ng The Clash. Okay, dito naman tayo kay Mark Abela na performance ng Kiss. Mukhang bagay yung ano, yung song choice niya doon, bagay sa boses niya. So tignan natin kung ano meron dito. Let's go sa go. Na-excite ako ng bonggang-bongga. Okay, sumasayo ang lolo mo. You don't have to be beautiful. Yung strength niya dun sa song, nilaban niya. I just need your body, baby. From dusk to dawn, you don't need experience to turn me out. You just live it all up to me. We can have a good time. You don't have to hello, ha. Sinayawan niya yun. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time in your okay, etong performance ni Mark Abela na 1 minute and 38 seconds, kung ako nagkakamali, kung tama ang basa ko dito, oo, kasi malabo ang takol ako sa lamin. But throughout the performance niya, nag-enjoy siya. Song choice, winner na winner na, ilabas niya yung boses niya doon. And nag-enjoy siya na i-group niya ng bonggang-bongga. Oh my gosh. So, tignan natin kung sino makakalaban niya dito. Mukhang ano, mukhang tapatan ng magaling versus magaling. Ang hirap. Talagang ititrim daw na nila ng bonggang-bongga. So, let's go sa go. So, ang kaano niya rito, katapat niya dito ay si Mariel. Oh my gosh! No, no, no way. Parehong belter, parehong powerful ang boses. And ito naman ang performance ni Mariel. One night only pa ang kinanta. Oh my gosh. So, hello. Ito na, panoorin na natin to. Ang hirap! Sino malalagay sa danger zone? Plakado niya yung kanta. Oh my gosh! Let's just pretend you can.
patay na! Nagbabardagulan talaga! Ang hirap! Okay, sa performance si Mark Avila and ni Mariel Reyes, ang hirap. Hindi ko alam kung anong titignan ng judges dito. Last time doon sa last episode ng The Clash, oh my gosh, ang hirap. As in talagang hindi mo alam kung sino ilalagay mo sa danger zone. Hindi mo alam mo ilalagay sa danger zone, sino yung i-eliminate mo. Super hirap as in. So eto, napanood na natin yung 4 performances ng contestant dito sa versus isa laban sa lahat. Ang hirap. Oh my gosh. Nauna pa si Arabelle, sinundan ni Rex, and then si Mark Avila, and then si Mariel. Ito yung ito yung apat na to, yung sa 8 na natitira, ang masasabi mong palaban kung palaban din as in pagdating din sa mga bosses at mga performances. So tingnan natin kung sino malalagay sa danger zone. So this is it. Oh my gulay! Bakit? Sino kina Mariel at Mark ang pababalikin ninyo sa top of the clash? Your decision please. Yes. Ang boto ko ay kay Mark si AI. Okay, my vote goes to Mariel. Shit, split. Oh my gosh, hindi unanimous, split. Natatawa si Julian. Oh my gosh. Sino ang magiging safe? Sino magiging danger? Oh, shock! Ang bongga ni Mark! Nakuha niya yung judges! Congratulations! Oh my gosh! Siya yung nasa bottom! Siya yung nasa danger zone! Eto na, yun ang pinaka-ano mo. Ay, nihigal ako. Oh my gosh. Tawagin natin si Rex. Brother, sumama mo kami dito sa stage. Judges, sino kina Rex at Arabelle ang sigurado na pong ligtas? Biliin mo ha, makatapat mo ang isang Arabelle. Diba? Siyempre kikilabutan ka na. Hindi ka man nawawala ng pag-asa, pero syempre, iba pa din kasi. Alam mo naman kung gano'ng ka-powerful ang Arabelle. Oh my gosh, Rex, congratulations kung ikaw ba yung makakapasok, pero tignan natin. Ang mag-move on. Unanimous kaya to or split? At unanimously, ang boto namin ay mag-move on. Oh my gosh, unanimously, so ibig sabihin, isa lang ang magsasalita sa kanilang tatlo. Oh my gosh. Oh my gosh! Si Rex! Oh, shock! Kinilabutan ako dun! Shock! Rex, congratulations! Oh my gosh! Yung dalawa, ang magtatapatan! Shock! Parehas babae ang maglalaban. Arabelle, kayo ang maghaharap sa matiraang matibay. At iisa lang sa inyo ang makakabalik sa top of the clash. Ang isa naman ay tuluyan ang mapapaalam. Paray tayo dyan! Oh my gosh! Sa inyo ang matapang na mag-volunteer na mauna.
Siyempre wala. Siyempre wala. Diba? Ang hirap kayo ng nauuna. Mariel, ikaw ang mauuna. Okay, si Mariel. Sunod, si Arabel. So, tignan natin yung performance nila dito sa Matira ang Batibay. Ito na yung pukpukan talaga. So, let's go, so go. Ang kakantahin ni Mariel is Till My Heart Aches End. Oh my gosh! Bakit ito ang kakantahin mo, ate? Bakit ito yung song choice mo? For me kasi yung song choice na to is Apa kasi. Nanghinayang ako sa song choice niya dun sa ano, Matira ang Matibay. Oh my gosh! Sayang, Mariel! Okay, magpapaka-honest ako dito kay ano, kay Mariel Reyes. No doubt na maganda ang boses niya. No doubt na kaya niyang lumaban ng bonggang-bongga. Number one, song of choice niya is Apakasave. Yung performance niya, halatang-halata na kinakabahan siya. Hindi maganda yung ano, maganda yung pagkakakanta niya, malinis. Pero hindi ganun ka-flawless yung looks niya on stage. Kabado siya. And ano siya dito, hindi siya kalmado nung pagkakakanta niya dito. Ramdam mo na ano, na nag-i-struggle siya, na kinakabahan siya ng bonggang-bongga. Oh my gosh, Mariel. Nakakaano, nakakakaba kasi ang katapon niya dito is si Arabel. So tignan natin yung performance dito ni Arabel. But congratulations, Mariel, and good job. So tignan natin yung kay Arabel. Nakakaloka. So, ang kay Arabel naman ay ang huling El Bimbo. Okay. Hi. Talaga naman. Oo. So, tignan natin.
Yun na. Yun na yun. I'm flawless. Okay, Arabel performance sa huling El Bimbo, alam niyang nandun na siya doon sa danger zone, pero kalmado pa rin siya. Ito yung, alam mo si ano ha, kay Arabel, siya yung nakikitaan ko pa nagpa-perform, apaka poker face. Alam mo yon, hindi mo maramdaman kung kinakabahan or excited siya, hindi. Basta kakanta siya, ibibigay niya yung todo. Yun ang napifeel ko kay Arabel, oh my gosh, tignan natin kung sino ang maliligwak sa kanilang dalawa. Kaloka ito. Sino kina Mariel at Arabel ang batitirang batita? Oh my gosh! Eto na! Unanimous kaya or split? Kapit! Oh my gosh! Clash panel. Sino kina Mariel at Arabel ang pababalikin ninyo sa top of the clash? Judges, ano po ang desisyon ninyo? Super hirap! Alright. Ang decision po namin ay mapupunta kay... Namin! So unanimous! Arabel, congratulations. Congratulations, Arabel de la Cruz! You can now take your seat. Sa pagod na nararamdaman ko. I know that I did. Oh my gosh. Mariel. Hello po. May gusto ka ba nga sabihin? Maraming salamat po sa inyo, Clash Panel, kay Miss Chai, sa Clash, mga Clashers. Sobrang nabago yung buhay ko dahil dito sa The Clash. Maraming salamat po sa family ko. Bicol, para sa internet. Yaon pa si Kuya Mark! Thank you! Oh my gosh! Nakakasad! Oh my gosh! Thank you so much! Yes! Congratulations for this! Thank you so much! Thank you po! So, eto na. Top 7 na sila kasi na-trim down na ng isa si Mariel. So, congratulations, Mariel. You deserve na mapabilang ka sana doon hanggang finals. But sabi nga nila, lagi may nananalo, may natatalo. So maybe this is not your time to shine. So tignan natin sa mga susunod na laban mo kung saan ka aabot. And kay Arabel din, congratulations. So ang hirap nito, sabi ko nga, kasi si Arabel yung ano sa akin, isa sa best for me na contender dito, kaya kung sino may makakatapat ni Arabel, talagang nanganganib. So nagkataon si Mariel, nakatapat niya, so ito na, natanggal si Mariel. So anyway, Clash Nation, natapos na naman natin ng isang reaction video para sa episode 13 ng The Clash 2023. So sana lahat ay masaya sa resulta and sana lahat ay okay. So once again, kung sino sa mga susunod na contestant na magpa-perform, good luck. And tignan natin kung anong performance niyan. So see you again next week, Clash Nation, for more reaction video, more episode reaction para sa The Clash 2023. It's me, Darren's Diary. Bye everyone. Oh my gosh, congratulations kay Mark, kay Rex, and kay Arabel. Bye.